Tutok na tutok ang mga mata ni Jade sa wall clock na nakasabit sa loob ng opisina niya. Bawat galaw ng kamay ng orasan ay hindi niya pinapalampas. Abang na abang siya sa pagtama nito sa pinakapaborito niyang oras. Ma'am! Agad niyang tinaas ang palad para pahintuin ang sekretarya. Otomatiko siyang tumayo nang sa wakas ay tumama na ito sa ikalimang numero. Ma'am, may ipapasign lang po ako. Sorry dear, see that? Itinuro ni Jade ang orasan sa sekretarya. Time's up na. Dagdag pa niya habang nakangiti. Kailangan na po kasi itong papers. No. Isinakbit na niya ang bag at naglakad palapit dito. Tapos na ang working hours para sa'yo at para sa akin. Kaya huwag ka nang makulit. Pwede namang ipagpabukas yan. Don't worry, magkikita pa rin naman tayo. Save that work for tomorrow. Tinapik pa ni Jade ang dalaga. At saka huwag mo naman masyadong galingan, baka naman palitan mo na ako sa pwesto ko niyan. Biro pa niya bago lumabas ng opisina. Goodbye, Miss Jade. Ingat po. Sanay na ang empleyado ng Del Rosario Empire na sa eksaktong oras ng uwi ay present na agad siya sa hallway. Naglalakad sakbit ang bag. You too, guys. Take care! Sayang siya dahil tapos na ang pagdalo niya sa iba't ibang meeting at ang pagtatrabaho sa buong maghapon. Dire-diretso siya sa kotse. Girl! What's up? Heto, nanunuyo na ang lalamunan. Tugon ni Jade. May sore throat ka? Nag-aalala ang himig ng kaibigan. No, what I mean is, nanunuyo na ang lalamunan ko. Gusto nang masayaran ng alak. Paglilinaw niya. Natawa si Ashley sa kabilang linya. See you then, Jade. Alright, bye. Masaya niyang binaba ang cellphone. Ito na lang talaga ang reward niya sa sarili matapos harapin ang maraming trabaho sa kumpanya. Kung tutuusin ay halos mag-iisang taon pa lamang siyang nakaupo bilang CEO. Siya na ang pinakahuling nagmana ng pwesto kaya halos lahat ay nasa balikat niya. Lalo na't kailangan niyang tapatan ang galing ng ama nung ito ang namumuno ng Del Rosario Empire. Tiwala naman si Jade sa kakayahan. Minsan nga lang ay hindi niya rin maiwasang matukso sa ilang bagay. Lalo na sa edad niya ay dapat na rin siyang nag-i-enjoy. Katulad ng shopping, pag-travel at ang pinakapaborito niyang pangalis ng stress, ang pagpunta sa bar. Magwalwal kasama ang mga kaibigan. Jade! Hello, Uncle? Kailangan na yung document na may signature mo. Umikot ang mga mata ng dalaga. Kasalukuyan na siyang paliko ng kalsada. Uncle, may bukas pa! Kaswal niyang tugon. Kilala niyang tiyuhin na kanyang mentor rin sa pagpapatakbo ng kumpanya. Pakiramdam niya lagi siya nitong tinutulak na mas galingan pa, katulad ng iba. Katulad ng lahi nila na talagang matatalino at naging mahuhusay na CEO. Jade, as the CEO, you have to be the most responsible. Ano ba yung ilang segundo o minutong ilalaan mo bago ka umuwi just to sign the important documents? Yung iba nga nating employee halos hindi na umuwi sa kanila. Patuloy na payo ni Victor habang hawak ang papel na inabot ng sekretarya ng pamangkin. Uncle, sila yon, hindi ako. And anyway, I don't force them to work overtime. And remember, I have the most difficult job in the Del Rosario Empire. Give me a little consideration. Porke ba umuwi ako sa tamang oras, irresponsable na agad ako? May inis na ang himig ni Jade habang patuloy sa pagmamaneho. Naiintindihan naman niya ang tiyuhin. Sadyang may mga bagay talaga silang hindi na pagkakasunduan. Lalo na sa tuwing gusto nito na maging pinakamagaling siya at perpekto. Habang ang gusto niya lang ay magtrabaho ng tama at nasisihan rin sa buhay. What I want you to know is your priorities, Jade. Bumaba ang boses ni Victor. I know. I'm sorry, Uncle. Sumeryoso naman si Jade. Alam niyang malaki rin ang hirap nito sa pagtuturo at paggabay sa kanya. At sa tuwing may mga taong nagduda sa kanya sa kumpanya, naroon agad ang tiyuhin para ipagtanggol at palakasin ang loob niya. It's okay, Jade. I understand. Alam kong very demanding ang trabaho mo. You also need to have fun. It's definitely not easy for you at all to be on this kind of path. So, pauwi ka na ba niyan? Naitikom niya ang labi.
natanaw na rin niya ang lugar na hinihintay na siya. I'm not, Uncle. Magkikita kami ng mga friends ko. Alak na naman. Putol agad ni Victor. Napangiti siya at saktong binuksan ang pinto ng kotse. Bye na, Uncle. Mary J. Del Rosario, know your limits. Huwag magpapakalaseng. Huwag gagawa ng gulo. Baka kung anong mangyari, malaman ng board yung bad habit mo. Noted, Uncle Victor. Napapasigaw si Jade habang kumikembot ang maliit na bewang sa saliw ng nakakaindak na musika. Naroon sila sa gitna ng dance floor, magkakaharap ng mga kaibigan, kumikending habang nakataas ang mga kamay. Maraming usok, iba't ibang kulay ng mga ilaw, ganoon na rin ang iba't ibang tao sa loob ng isang exclusive bar sa Quezon City. Halos hindi sila magkarinigan sa lakas ng party music, nang mapagod ay bumalik na sila sa mesa. Cheers! Pinagbangga nila Jade ang maliit na baso at sabay-sabay na tinungga ang alak. Sinipsip niya agad ang lemon. Napabikit siya ng humagod ang alcohol sa lalamunan at maasiman. So, how's the CEO? Tanong sa kanya ni Ashley. Nahinga pa naman, sagot niya. Alam mo, I still can't believe na hahawak ka ng isang kilalang kumpanya. I mean, hindi ikaw yung ganong tipo ng tao, lalo na hindi bagay sa tulad mo. Dagdag pa ng isang kaibigan na si Faith. Alam mo rin ba, kung hindi ko lang mahalang daddy at uncle ko, sana binigay ko na yung seat sa mga board members total, abang na rin naman silang palitan ako. Sagot naman niya. Sa pagtanaw ni Jade sa isang lamesa ay nakita niya kung paano maglagay ng party drug ang mga naroon. Officer Pacheco, agad na sumaludo si Felix sa kapwa pulis. Naroon siya sa labas ng police station. Kumusta yung pagtiktik sa mga bar? Tanong ng kaibigan na si Peter. Magkakandak na kami ng raid sa mga susunod na araw. Sagot niya. Iba na talaga ang panahon ngayon. Noon, alak lang sapat na. Ngayon hindi na. Karamihan ng mga naroon na yung mga anak ng mayayaman na walang iniisip sa buhay. Sagot naman niya. Buisit? Saad ni Jade nang mahulog ang susi ng kotse. Kahit nahihilo ay umuko siya at pilit na binuksan ang pinto ng sasakyan. Girl, kaya pa ba? Mas bangag sa kanya ang mga kaibigan na sina Faith, magkakakbay pa ang mga ito at iyahatid na rin niya. Just get in the car. Aniya niya. Habang nagmamaneho ay papikit-pikit ang lasing na dalaga hanggang sa bumangga ang kotse nila kung saan. Halos mauntog ang noo ni Jade sa manibela. Ganoon na rin ang mga kaibigan na nasa likod ng driver's seat. Halos mahulog ang mga ito sa upuan. What the hell? Irita niyang tanong. Bumaba siya ng sasakyan, ganoon na rin ang isang babae na nagmamaneho ng puting SUV. Bulag ka ba? Bungad niya agad. Officer Pacheco, kailangan tayo sa Quezon City. Nagmamadali si Felix sumakay ng mobile car. Kasama niyang kaibigan at kapwa pulis para respondihan ang isang aksidente. Sigurado akong galing sa bar ang mga tao na yun, kaya nagkabanggaan ang mga sasakyan nila. Hula niya habang nagmamaneho. Malamang, according sa report parehong mga lasing daw. Sagot ng kasamahan. Napailing na lang ang binata. Sa lugar na yon malapit sa isang exclusive bar, madalas talagang magkaroon ng banggaan at gulo na kadalasan ay mayayaman na mabilis makalusot sa kaso dahil sa mga koneksyon ng mga ito. You're drunk! Galit na sambit ni Jade sa kaharap na babae. Mukhang kasing edad niya lang ito at malamlam ang mga mata. Halatang mas bangag pa sa kanya. Ako? Lasing? Ikaw rin kaya? Palabang sagot nito. Kung hindi parehong pinipigilan ng mga kasamang kaibigan, ay mapagpapang-abot ang parehong motorista. Jade, calm down, ang daming tao! Bulong sa kanya ni Ashley na parang nawala ng tama. Hinihingal siyang napatingin sa paligid. Naroon ang mga osisero at nakataas ang mga cellphone at tila kinukuhaan sila ng video. Inayos ni Jade ang buhok at piniling kumalma. Marahas din siyang bumitaw sa mga kaibigan na nakakapit sa kanya. Tabi! Tabi! Aniyo ni Peter sa mga taong nakapaligid sa banggaan. Anong nangyayari rito?
dagdag pa ng pulis at inilabas ang isang maliit na notebook. That drunk lady hit my car! Paninisin ng babae kay Jade. Anong ako? Hinablot nito ang buhok niya, itinaas naman niya ang kamay para gumanti. Napailing na lang si Felix nang maabutan ng dalawang babaeng nagsasabunutan. Dahil may hawak ang kabaro na si Peter, siya nang pumigil sa dalawang babae. Hinawakan niya ang dalawang mapuputing braso ng mga ito at pirming pinigilan yon. Napatingin si Jade sa mariin na kamay na nakakapit sa kanya. At nang itaas ang mukha ay isang lalaki na ang nakaharap sa kanya. Sandali lang siyang natigilan dahil sa kakisigan nitong taglay. Pero agad din siyang porsahang bumitaw dito. Muntik pa siyang ma-out of balance ng kusa siyang bitawan ng lalaki. Buti na lang ay naalalayan siya ng mga kaibigan. Walang mangyayari kung magsasakitan kayo. Madadagdagan lang ang violation niyo. Anya ni Felix habang pinagmamasdan ang babaeng kaharap. Saglit pa niyang nilinga ang dalawang mamahaling sasakyan na nagkabungguan. Kukuhanan namin kayo ng statement kung anong nangyari. Formal niyang wika. Lumapit naman si Peter. Siya ang unang bumangga sa kotse ko. Napakunot noo si Jade habang naririnig ang paliwanag ng babaeng driver ng SUV. Kasalukuyan na rin inaalis ng tow truck ang mga sasakyan nila. Wala na rin taong mga nanunood sa kanila dahil tinaboy na ang mga ito ng pulis. Will you shut up? Nakakapikon ka na! Hindi niya napigilan ang sariling suguri ng babaeng nagbibigay ng statement sa pulis dahil siyang patuloy na sinisisi nito. Agad na humarang si Felix. Tiningala siya ng nagagalit na dalaga. She's lying! Hindi ko siya binangga! Siyang bumangga sa akin! Nakahinto na ang kotse ko! Kumalma ho kayo, mama. Hihingan din namin kayo ng statement. Awat ng binata sa kaharap. No! That woman is a liar! Sinisisi niya ako! Sinasabi ko lang ang totoo. You're drunk! Mayabang at mata. Sinasabi ko lang ang totoo. You're drunk! Mayabang at matapang nakatwira ng nakabanggaan niya na nasa likuran ng pulis na nakaharap sa kanya. Napangisi na lang si Jay dahil sa inis. We are both drunk. Huwag kang magmalinis. Sagot niya. Magsasabong na naman ang dalawang dalaga. Buti at mabilis na kumilos si Felix at nailayo na ang babaeng kaharap. Habang isang nasa likuran niyang babae ay inilayo rin ni Peter. Bitawan mo nga ako! Singhal ni Jade nang dalhin siya ng pulis sa di kalayuan. Ma'am, kapag hindi ka kumalma, aarestuhin na kita. Banta ni Felix. Tinawanan lang siya ng kaharap. Hinawi pa nga nito ang buhok at buong kumpiyansang nakipagtitigan sa kanya. And why are you going to arrest me? Hamo ni Jade. Mas mayabang nangisi ang ginawa ng binatang pulis nang bitawan ng estranghera. Republic Act No. 10586. Kumunot ang noo ng dalaga. Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 and Article 151 of the Revised Penal Code Resistance and Disobedience to an Agent of a Person in Authority. Mahabang saad ni Felix. Natahimik naman si Jade. Marami akong dahilan para arestuhin ka. Kung hindi ka titigil, mishat puno. What did you just say? Mas napikon siya sa sinabi nito. Mukhang hindi naman magkakasundo ang dalawang babae, kaya't dadalhin na lang nila ito pareho sa presinto para rin mapatawan ng parusa dahil sa pagmamaneho ng mga ito ng nakainom. Ang sabi ko, sumama na lang kayo sa amin sa presinto, ma'am. Officer Peter. Sumenyo siyang isakay na ng kabaro ang mga iba pang grupo ng mga babae bago siya humarap sa dalaga. Tawagin mo na yung mga kaibigan mo. Sumakay na kayo para madalo ko na kayo sa police station. No! Hindi ako sasama sa'yo! Ma'am, marami kang na-violate na batas. Dadalhin na kita sa presinto. Doon na rin kayo mag-usap ng nakabanggaan mo. Hindi ko siya kakausapin at hindi ako sasama sa'yo. Goodbye! Tumalikod na ang pasuray-suray na si Jade sa binatang pulis. Hinawakan ni Felix ang pulsuhan ng babae pero nang humarap ay isang nakabibinging sampal ang pinakawala nito. Nakaawang ang labi ng mga kaibigan ni Jade sa ginawa niya sa pulis. Ganun na rin si Peter na napahinto sa pagdadala ng ilang babae sa sasakyan.
Tigalgalang binata habang nakapiling ang muka. Nalunok naman ng dalaga ang laway. Nawala ang tama ng alak niya sa nakitang pag-igting ng mga panga ng pulis. Oh no! Natatakot niyang usal kasabay ng isang beses na pag-atras na mga paa. Napahinga ng malalim si Felix. Hinawakan niyang namamanhid na pisngi. Dahan-dahan siyang humarap sa dalaga. Nakita niya kung paano ito humugot ng hininga habang nahihintakutan ng itsura. Sorry. Hindi pa man natatapos ay mabilis na hinablot niya ang kamay nito. Idinikit niya sa kotse at kinuha ang dalawang pulsuhan. Aray! Ano ba? Sigaw ni Jade habang pinupusasan ng pulis. Mishat puno. Ang alak nilalagay sa tiyan, hindi sa ulo. Napabikit siya habang nakadikit ang muka sa ibabaw ng sariling kotse. At manglalapitan siya ng mga kaibigan para tulungan nang lingain ito ni Felix. Otomatikong huminto si na Ashley. Hinila si Jade ng pulis. Hindi naman siya makapagreklamo, lalo na't nakaposas na ang dalawang kamay niya sa likuran. Dapat alam mo kung paano gumagalang ng mga pulis na ginagawa lang ng maayos ang trabaho nila. Napapikit lang ang dalaga nang buksan ito ang pinto ng umiilaw pang mobile police car. Nang magmulat ay nagtama ang mga mata nila nang sinampal niyang otoridad. Sakay! Utos niya habang nakatitig sa mga mata niya. Napairap siya bago pumasok sa loob ng kotse. Nakita niya rin ng ilang kaibigan na sinakay sa ibang sasakyan. Habang nagmamaneho si Felix ay sinisilip niya ang babaeng inaresto sa rearview mirror. Panay-ikot na ang mga mata nito at simangot na simangot ang anyo. Officer, pwede bang pakialis na tong poses na to? Tanong nito sa kanya. Hindi naman ako tatakas. Hindi ka nga tatakas. Mananakit ka naman. Nakataas ang isang kilay ni Jade nang batuhin ang tingin ng salamin kung saan makikita niya ang muka ng pulis. Alam mo, Mitch at Puno, manahimik ka na lang dyan bago pa madagdagan niyang kaso mo. Payo pa nito. Para siyang batang nagpapadya. Napailing na lang si Felix sa mukhang mayaman pero spoiled brat na dalaga. Iniwas pa ni Jade ang braso nang hahawakan siya ng pulis ng makababa ng kotse. Lakad. Utos nito. Nagtitimpi siyang humakbang. Nang makapasok sa loob ay tinuro nito ang desk officer. Pero bago siya umupo sa silyang naroon, ay hinubad nito ang posas. Nilinga pa si Felix ng dalaga bago nakatikim ng nakamamatay na ira. Ma'am, upo ho kayo. Ani yan ang desk officer. I need to call my lawyer. Sagot niya kasabay ng pag-irap. Matyagang naghihintay si Felix sa labas ng police station. Naroon pa rin sa loob ang babaeng hinuli nila at ang mga kaibigan nito. Natanaw niyang palapit si Peter. Nako, parang malabong makulong yung grupo ng mga babae na yun. Dismayadong wika ng kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Karamihan pala sa mga babae na yun, mga anak ng nasa gobyerno. Yung isa, anak ng congressman. Pagtukoy nito kay Ashley. At yung isa, yung magandang sumampiga sa'yo. Nuknukan pala ng yaman yun. Yun palang nagmana ng Del Rosario Empire. Napahinga na lang si Felix. Jade! Uncle! Niyakap niya agad ang tiyuhin. Kasunod na nito ang kaniyang abogado. Siya na lang ang naiwan. Nakalaya ng ilang kaibigan niya matapos magbayad ng multa. What happened? Bukod po sa pagmamaneho ng lasing, nanampal ho si Ma'am Mary J. Del Rosario ng isa naming pulis. Paliwanag ng desk officer. Nagkatinginan agad si Jade at si Victor. I'm sorry, Uncle. Sobra lang akong frustrated. At sobra kang lasing. Singit ni Felix. Sabay silang lumingon na magtiyuhin sa binata. Si Officer Felix Pacheco. Siya yung sinampal ni Ma'am Jade. Ani yan ang desk officer. Naroon siya at nakikinig sa pakikipag-usap ng abogado at tiyuhin niya sa mga pulis kahit gustong gusto niya ng umuwi at magpahinga. Hindi pa rin siya makatayo ng diretso dahil sa tama ng alak. Buti pa ang mga kaibigan niya ay pinayagan ng makauwi. Jade. Uncle, can we go home? No. What? You have to stay here. Mas lalo siyang naguluhan. They want to punish you.
lalo na si Officer Pacheco. Nilingan ni Jade sandali ang tinutukoy ng tiyuhin. Nakahalukip-kip ito habang kausap ang abogado at ilang kasamahan na pulis. Drunk driving and disobedience to a person in authority ang violation mo. Nahawakan niya ang noo. Aayusin naman ni attorney ang lahat. Bukas for sure makakalaya ka na. I can't stay in jail, Uncle. Paano na yung trabaho ko? Hahanapin ako ng board. Ako nang bahala sa lahat. Ngayon magtiis ka muna rito. Tanggapin mo na lang ang parusa. Babalik ako bukas. Dismayadong-dismayadong mukha ni Jade nang hawiin ang buhok. Tiningnan niya ang pulis na nagbukas ng gate ng kulungan. Pumasok siya roon at hinarap ang sinampal niyang officer. Nilakpan ito ng kontodo ang kulungan. Anong tinitingin-tingin mo? Masungit niyang tanong rito. Nginitian lang ni Felix ang dalaga. Inilibot ni Jade ang mga mata sa loob ng kulungan. Malinis naman at siya lang mag-isa pero mainit. Wala ba kayong aircon? Aircon? Ulit ng pulis. Nakita niya pang nagtawanan ang ibang kabaro nito dahil sa tinanong niya. What's funny? Aircon? Sa tulad mong pasawet irresponsabling Pilipino, maghahanap ka ng aircon sa piitan? Usisa ni Felix. Umikot lang ang mga mata ni Jade. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Pinili na lang niyang umupo sa isang gilid. Pailing-iling na lang ang binata habang pinagmamasdan nito. Alam naman niyang hindi magtatagal ang dalaga rito dahil sa dami ng koneksyon nito at pera para itapal sa mga taong pwedeng makatulong dito. Sana sapat na ang isa o higit na gabi para magtanda ito na dapat galangin ang mga pulis, lalo na ang batas. Nakapikit si Jade pero ramdam niya ang mahapding kagat ng lamok sa braso niya. Inuubos yata ng mga itong halos lahat ng maharlikang dugong dumadaloy sa katawan niya. Nang magmulat ay saktong nakita niya ang pulis na nakayuko at naglalagay ng katol sa labas ng kulungan niya. Natigilan si Felix na magtama ang kanilang mata ng dalaga. Kaswal siyang tumuwid sa pagkakatayo at inayos ang uniporme. Nakakaawa yung mga lamok. Masamang dugo ang nasisipsip nila. Aniya niya. Inirapan ito ni Jade. Sa totoo lang, naawa siya sa dalaga na kanina pa pinapapak ng mga lamok. Napangiwi si Felix nang marinig ang babaeng sumusuka sa loob ng kulungan. May hangover yata. Aniya ni Peter sa kanya. Ang sakit-sakit ng ulo ni Jade. Umaahon ang sikmura niya. Bukod doon, hindi niya rin alam kung nasaan siya at kung ano bang nangyari kagabi. Nagpuna siya ng labi at marahang lumingon. Doon niya nakita ang ilang bakal na harang. Kung hindi siya nagkakamali ay nasa loob siya ng kulungan. Mishat puno, gusto mo ng kape? Tanong sa kanya ng isang matipuno at morenong pulis na may hawak na tasa. Anong nangyari? Tanong niya. Napangiti si Felix. Mukha ngayon lang bumabalik sa matinong hintatao ang babae. Nasa Quezon City Police Station po kayo, ma'am. What the hell happened? Hindi mo matandaan? Umiling lang ang dalaga. Nakailang shot ka ba at hindi mo matandaan ang mga nangyari? Just tell me what happened. Banas nitong tugon. Saktong natanaw ni Jade ang tiyuhin. Uncle! Otomatiko siyang tumayo at humawak sa bakal. Ikwenento ni Victor ang lahat sa pamangkin habang nasa loob pa rin ito ng piitan. Nasabunutan na lang ng dalagang sarili nang maalala ang mga nangyari buhat sa paglalahad ng tiyuhin. Alam na ba ng board of directors to, Uncle? Nag-aalala niyang tanong. No, at sana walang lumabas sa media. Sagot nito. Anong sinabi niyo ngayon na hindi ako nakapasok? I told them that you're not feeling well. Muli siyang napahawak sa bakal at napapikit. Nakakahiya talaga ang pinagagawa niya, lalo na sa uncle niya. I'm sorry, Uncle Victor. I was out of control last night. Honestly, sa kalasingan ko wala talaga akong matandaan. Sana matuto ka na rito, Jade. Pwede ka namang mag-inom. Huwag ka lang magpapakalasing. Makipag-away at mananampal ng pulis. Tinakpan niya ang nagkaroon ng puwang na labi. Anong sabi niyo? Nanampal ako ng pulis?
Oo, si Officer Pacheco. Siya rin ang ayaw pumayag kagabi na marilis ka. Naidikit ni Jade ang noo sa bakal na kulungan. Minsan talaga, masusumpa niya ang alak na madalas niyang kakampi. Halos gabi na rin ang makalabas ng piitan si Jade, nang hingi siya ng tawad sa mga pulis na naroon. Thank you so much, Uncle and Attorney Miguel. Pasasalamat niya habang naglalakad palabas ng presinto. Napahinto sila sa paglalakad ng makasalubong ang isang pulis. Bumaba ang mga mata niya sa nameplate na suot nitong uniforme. Officer Pacheco. Seryoso siyang sinulyapan ng binata. Kung ako lang masusunod, mas mabuti na mas mahaba pa ang pagkakakulong mo rito para matuto ka. Pigil ang irita ni Jade. Naiintindihan naman niya ang galit nito. Lahat ng ginawa niya kagabi ay mali, lalo na ang inasal niya sa alagad ng batas. Pilit siyang ngumiti. I apologize, Officer Pacheco. Lalo na sa pagsampal ko sa'yo. I really don't know what I did. Pero pangako, mabilis pa niyang tinaas ang palad. Hindi na ulit ito mangyayari. I swear. Dapat lang. Humakbang pa ito kaya alangan niya itong tiningala. Dahil sa susunod na maaresto kita, hindi na gagana ang mga koneksyon mo at pera. Officer, ang seryoso mo naman. Ngumiti siya at kunyaring hinampas ito sa balikat. Nakaplaster ang ngiti sa labi niya kahit kinakabahan sa banta ng pulis. You know, I respect you all, guys. Sinulyapan pa niya ang ilang pulis na pinanunood sila. Lasing lang talaga ako. Officer, hindi mo naman ako pwedeng husgahan dahil lang sa isang pagkakamali ko. For sure, nagkakamali rin kayo. Mahinahon niyang paliwanag. Anyway, nangyari nang nangyari. My sincere apologies to all of you, especially to you, Officer Pacheco. Tara na, Jade. Ani sa kanya ng tiyuhin. Tumango lang siya bago binalikan ng atensyon ng binatang nasa harapan. Thank you sa katul kagabi. Aniya niya bago umalis. Inakbayan naman ni Peter si Felix. Hayaan mo na si Miss Del Rosario. Magtatanda na yun. Dagdag pa ng kabaro. Kasual na naglalakad si Jade, papasok ng kumpanya. Nakasuot siya ng pulang pantsuit para itago ang mapupulang kagat ng lamok sa katawan. Nakapagtatakang ang natatandaan niya lang kagabi ay ang paglalagay ng pangpatay sa lamok ng pulis na yon. Miss Del Rosario, you are 2 hours late. Huminto ang mga paa ng dalaga at pilit na kasuwal na ngumiti. Naroon ang isa sa mga anak ng COO at miyembro rin ng board. Traffic kasi. Pagsisinungaling niya. Really? Parang hindi naman dahil sa traffic. Nawala ang ngiti sa labi ni Jay dahil sa paghihinalang yon. Nakita niya sa mga mata nito ang ibang pahiwatig. Siguro nga walang lumabas na video mo nung pakikipag-away sa kalsada. Pero ang alam ko, may sinampal kang pulis. Tumigas ang magandang anyo ng dalaga. And from what I heard about that officer, he's a good policeman. Hindi nga raw umubra ang uncle mo eh. Siya na lang kayang tanungin ko para malaman din ang mga board. Rian. Gigil niyang tawag sa pangalan nito. Kaswal na tumawa ang kaharap. Ano kayang magiging reaksyon ng Del Rosario Empire kapag nalaman nilang CEO nila ay alcohol addict? Hindi ako addict. Talaga? Nangaasar na tono ni Rian. Ma'am? Buti na lang at lumapit na kay Jade ang sekretarya bago patuluyang patulan niya si Rian. Malakas ang nilikhang tunog ng takong ng suot niyang sandals nang lagpasan ng anak ng COO. Uncle! Nag-aalala agad ang boses niya ng tawagan ng tiyuhin. What's wrong? Bakit alam ni Rian ang nangyari? Paano? I don't know. Naalala niya ang pulis na sinampal. Kailangan ko siyang makausap. Otomatiko siyang tumayo at lumabas ng opisina. Saan ka pupunta? Sa police station, Uncle. Bakit? Kakausapin ko si Officer Pacheco. Hindi dapat malaman ni Rian at ng buong board ang nangyari.
mabilis niyang binaba ang tawag. Galing sa pagpapatrol si Felix at si Peter nang salubungin siya ng isang kabaro. May bisita ka. Kanina pa naghihintay. Sa akin? Excited, natanong ni Peter sabay turo sa sarili. Hindi ikaw, si Officer Pacheco. Umangat ang magkabilang kilay nang walang kaalam-alam na si Felix. Naroon sa labas ng police station si Jade. Napakarami niya ring daladalang pagkain. Hindi na rin siya pumasok sa loob dahil nasa patrol daw ang pulis na paki niya. Officer Pacheco! Malakas niyang tawag ng matanaw na papasok na ito sa police station. Kumaway pa siya na nagbaling ang binata at ilang kasama nitong pulis. Napailing na lang si Felix sa takmang hahakbang papasok sa loob ng istasyon. Pinigilan naman siya nila Peter. Kausapin mo na. Aniya na mga kabaro. Officer! Tawag muli ng dalaga at bahagya pang tumalon habang nakataas ang mga kamay. Pinanood ni Jade ang paglapit ng pulis. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Mishat puno? Upo ka muna. Itinuro pa ng dalagang plastic na silya. Wala siyang nagawa kung hindi ang pagbigyan ito. What do you want? I have juice here. Carbonated drink. Hindi alam nito kung anong kukunin sa mga plastic na bag na nasa ibabaw ng mesa. Mishat puno. Sabihin mo na kung anong pakay mo. Natigilan si Jade at alangang tinignan si Felix. May trabaho pa ako. Ipinatong niyang braso sa ibabaw ng mesa at pinalamlam ang mga mata sa pulis. Baka lang pwedeng makiusap sa'yo. Tinaasan lang siya nito ng isang kilay. Naitago na lang yung nangyari kagabi. Ngumisi si Felix at sumandal sa Celia. Atin-atin na lang yung nangyari. Kapag may nagpuntang media or anyone na magtanong about sa nangyari, nagmustra pa ito na i-zipper niya ang bibig. Okay. Namamanghang napatingala si Jade sa tumayong binata. Ganoon pala niya ito kabilis mapapapayag. Halos lamunin pa siya ng kaba at hiya. Teka lang, that's it? Payag ka na agad? Tumindig na rin siya. Kung natatakot ka na masirang kung anong meron ka, dapat nag-ingat ka. Hindi ako nangangako na hindi ako magsasalita tungkol sa nangyari sa'yo, Mishat Puno. Pero kung hindi tungkol sa trabaho, hindi ako magsasalita. Tumango naman si Jade. Kailangan ko nang bumalik sa loob. Alright. Thank you for your time, Officer Pacheco. Napatingin siya sa mga grocery na binili niya para sa pulis. Dalhin mo na to. Regalo ko yan sa'yo. Sinilip naman yun ni Felix. May nakita siyang isang sobre doon. Naitikom na naman ni Jade ang labi. Binuksan ng binata sa harapan niya ang sobre. Seryosong sinalubong ng binata ang mga mata niya. Hindi ko kailangan ito. Hindi ako nagpapasuhol. Hindi naman suhol yan. This is my way of saying thank you. Giit agad ni Jade. Napakurap siya nang lumapit sa kaniyang pulis at kinuha ang palad niya. Inilagay doon ang sobre ng pera. Hindi ko kailangan ng pera mo. Magtino ka. Dahil sa susunod na mahuli kita, hindi ka na makakalusot. Napahinga na lang ang dalaga. Kinaumagahan ay kinailangan niyang kunin ang sariling kotse sa istasyon ng pulis. Pagkagaling sa trabaho, ay sumakay na lang siya sa taxi. Officer Pacheco! Nilinga siya ng binata. Yee! Tukso na mga kabaro nitong pulis. Seryosong seryoso naman ang mukha ni Felix. Tila hindi naapektuhan sa panunukso ng mga kasamahan. Kukunin ko lang sana yung sasakyan ko. Nauna itong lumabas ng istasyon na sinundan naman niya. Hindi mo rin siya magagamit. Aniya ng binata. Napatingin si Jade sa flat na gulong. Napakamot siya sa ulo. Paano ba yan, Mishat Puno? Mukhang maglalakad ka. Walang reaksyon niyang tiningnan ang binata. Will you stop calling me that way? Iritang aniya niya. Bakit naman? Pumamewang pa ang nakangising pulis. Bagay nga sa'yo yun eh. Umiling na lang ito at tinalikuran siya. Mukhang uumpisahan mo ng maglakad. Pangaasar ni Felix habang kasunod na naglalakad na dalaga. Marami pa namang bar dyan.
at mga tambay baka mapatagay ka pa. Hinayaan na lamang niyang magsalita ang pulis. Basta siya lang ang nakakarinig at hindi ang kung sino man sa kumpanya. May ilang oras na rin siyang naghihintay sa waiting shed. Ilang metro din ang layo nito sa presinto. Hindi naman niya matawagan ang tiyuhin dahil nahihiya na siya. At ang mga ganitong simpleng problema ay kaya naman niyang solusyonan. Nang may dumaang kotse sa harapan ni Jade, nakahalukip-kip siya at nasundan na lamang yun ang tingin. Nang dahan-dahang umatras pabalik ang kotse. Nagtataka naman siyang nakatitig sa sasakyan. Nang ibaba ang bintana, ay nasilayan niya ang pulis. Sakay na. Anya ni Felix na diretso lamang ang tingin sa daan. Napatingin pa sa paligid si Jade bago tinuro ang sarili. Ako? Sinilip nito ang waiting shed. May iba ka pa bang kasama? Napairap siya at binato ang atensyon sa malayo. No, thank you, officer. Maghihintay na lang ako ng ibang masasakyan dito. Pag-iinarte niya. Miss shot puno. Mas may posibilidad pang malasing ka riyan kaysa makasakay. Napatingin siya sa ilang resto bar sa kabilang daan at ilang tambay na nasa labas at may hawak na beer. Ayaw mo yata eh. Edi wag. At mang ipagpapatuloy nito ang pagmamaneho. Sandali lang! Matuloy niyang binuksan ang pinto. Si Officer Pacheco naman, hindi yata marunong mamilit. Bulong pa niya habang sumasakay. Habang nasa loob ng kotse, ay nagmasid sa paligid si Jade hanggang sa napahinto ang mga mata niya sa katabing nagmamaneho. In fairness sa pulis na to, mukhang may konsensya pang natitira para sa kanya. Mabuti nga itong alagad ng batas. Bakit? Seryosong tanong ni Felix na focus pa rin sa pagmamaneho. Ha? Bakit ka nakatingin? Ako? Hindi kaya kita tinitingnan? Natatarantang tanggi niya. Napailing na lang ito at tumanaw sa bintana. Naisip ko lang, pwede kitang i-treat sa dinner. Huwag na. Officer, gusto ko lang namang mag-thank you. That's it. Hindi ito suhol or whatever. I just want to show you my appreciation. Hindi mo ako basta nilagpasan lang kanina. Binalingan siya ni Felix. Hindi suhol? Eh di ano to? Date? Nag-init ang mga pisngi ni Jade. Oh, of course not! Mas lalong kinabahan ang dalaga, lalo nang titigan siya ng pulis. Alam mo, officer, kung ayaw mo, wag na lang. Hindi yung feeling guwapo at yami ka pa riyan. Napangiti ang binata bago sinilip ang suot na rilo. Wala ng restaurant na bukas ngayon. Iahatid na lang kita sa bahay mo. Pumasok sa isang village ang kotse niya. Inihinto niya ang dalaga sa isang malaking bahay. Thank you. Tumango lang si Felix. Nang akmang huhubarin ni Jade ang seatbelt, ay huminto siya at sinulya pa ng pulis. May I know your name? Pinagtagpo nito ang mga mata nila. Walang reaksyon ng anyo nito, kaya agad siyang nagpaliwanag. Napaka-formal naman kasi ng Officer Pacheco. Parang lagi akong may kaso. Ngayon na close na tayo, pwede ba kitang tawagin sa pangalan na lang? Alang ang tanong ng dalaga. Close? Ulit ni Felix. Oo, inihatid mo na ako sa bahay ko. At ilang beses na rin tayong nagkita. Para na rin kitang casual friend. Ganon. Pahayag ni Jade. Kahit sinong nasa waiting shed kanina, lalo na't babae, iahatid ko. Katwiran ni Felix. Isa pa, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga bad influence. Ayoko rin ng lasinggera. Napairap si Jade. Padabog niyang tuluyang hinubad ang seatbelt at galit niya ring sinakbit ang bag. For sure wala kang kaibigan. Nilingas siya ng pulis. Karamihan ng mga tao ngayon, nagiinom, nagwawalwal. Kung ayaw mo akong maging kaibigan, edi wag. Napamaang si Felix nang ibagsak ng dalagang pagsarado ng pinto ng kotse. Napikon yata ito sa biro niya. Mishat puno. Tawag pa niya habang tumatawa. Dire-diretso naman si Jade sa loob ng bahay. Napakaarte ng pulis na yon. Hindi nito alam kung anong standard niya pagdating sa mga kaibigan. Tapos aayawan lang siya? Tatanggihan lang ang alok na pakikipagkaibigan ng isang Mary J. Del Rosario? Napailing na lang ang dalaga habang tumataltak. At tubili ang lahat ng nasa Del Rosario Empire para maghanda sa isang convention. Ang kumpanya at si Jade ang hands-on sa lahat. Matapos kausapin ang mga kailangan para sa event,
sa security naman siya makikipag-meeting dahil halos lahat ng mga mayayaman at kilalang negosyante ay naroon. Kailangan nila ng tulong ng kapulisan. Ma'am Jade, nasa office niyo na po ang ipinadala ng PNP para sa security. Okay, thank you. Nang bumukas ang pinto ng opisina, ay automatikong tumindig si Felix. Natigilan naman sa paghakbang ang dalaga. Why are you here? Takang tanong ni Jade. Nag-request ng security ang Del Rosario Empire at ako ang na-assign na mag-lead sa grupo ng mga pulis kaya nandito ako. Doon lang niya napagtanto ang lahat. Kahit nalilito, ay ipinagpatuloy niya ang paglalakad patungo sa receiving area ng kaniyang opisina. Eh ikaw? Nagtatakang tanong ni Felix sa dalaga. Ang alam niya, ang chief executive officer ang kikitain niya sa kumpanya. I'm here because I am the CEO of this company. Seryosong tugon ito. Natigilan sandali ang binata. Please, have a seat. Halos magkasunod silang umupo ni Felix. Magkakaroon kami ng convention at dahil dadaluhan niyo ng mga kilalang business tycoon, kailangan namin kayo para sa seguridad. Tumango lang si Felix. Nagsimula nang magpaliwanag ang dalaga at sa pagkakataon na ito ay may nakita siyang iba pang pagkatao nito bukod sa dalagang lasing na hinuli niya. Mukhang determinado ito at talagang dedicated sa pagtatrabaho kung paano ang detalyado nitong ipinapaliwanag ang mga mangyayari. Do I make myself clear, sir? Tanong ni Jade. Nagulat pa ang binata nang magtama ang kanilang mga mata ng dalagang kanina pa nakayuko. Naintindihan mo ba? Ulit niya sa tanong nito. Oo naman. Napilitang sagot ni Felix. Thank you. Sabay silang tumayo. Napatingin siya sa nakalahad na kamay ng kaharap. Formal niyang kinuha yon at nakipag-shake hands. Ramdam ni Jade ang abnormal na tibok ng puso, kaya mabilis siyang bumitaw sa kamay nito. Dumating na ang araw ng convention. Kahit pabugso-bugso ang malakas na ulan, ay tuloy pa rin ito. Si Jade naman ay pababa ng kotse. Ilang araw din siyang naging busy dito at talagang wala siyang pagkakataon na makapagwalwal. Pagkatapos nito sana, ay masayaran na ng alak ang lalamunan niya. Pirming nakatayo si Felix at ang mga pulis na nagbabantay sa seguridad ng pinakamalaking convention na magaganap. Nang mapalingon siya sa humintong itim na kotse, napakurap ang mga mata ng binata nang makitang lumabas doon ang dalaga. Talagang hindi may kakailang taglay na ganda na suot nitong itim na bestida habang nakaayos ang mahaba nitong buhok. Ngumiti ito na lalong nakapagpaganda rito. Agad na may sumalubong ditong isang babae habang nagkikislapan ang mga nakatutok ditong kamera mula sa media. Tanaw-tanaw pa rin ni Felix si Jade na pumasok sa loob. Yun ba yung nagmana ng Del Rosario Empire? Totoo pa lang ang ganda niya, no? At ang yaman pa. Nalinis niyang lalamunan matapos marinig ang mga kasamahang pulis. Humahaba ang mga leeg nito na nakatanaw sa dalaga. Ang sexy na. CEO pa, no? Doon na niya hindi napigilang lumingon. Agad na tumahimik ang mga ito at yumuko. Parang babaeng inirapan ni Felix ang mga kapwa pulis. Inayos niya rin ang suot na uniforme. Okay na ba ang lahat? Tanong ni Jade sa mga staff. Okay na po, ma'am. Nice. Good job. Tinapik niya ang sekretarya. Inilibot niya ang mga mata sa loob ng hall. Naroon na ang inimbitahan nilang mga bisita. Uncle! Congrats! Niyakap ni Jade si Victor. Thank you, Uncle. I can say this convention will be a success. Proud nitong sambit. Anyway, narito na ang mga pulis na ni-request natin. Napatanaw agad siya sa entrada ng hall kung saan tanaw ang labasan. Really? Kinabahan pa ang dalaga. Oo, naroon na sila sa labas. Why don't you take a second to greet them? Tumango siya at ngumiti. Ma'am, parating na po si Mr. Harake. Sige, sasalubungin ko na siya. Excuse me, Uncle. Mabilis na naglakad si Jade palabas ng hall kasunod ang sekretarya. Saktong papasok sina Felix. Pareho pa silang natigilan.
Miss Del Rosario! Napatingin si Felix sa matandang lalaking bumeso sa dalaga. Welcome to the convention, sir. Pagbati ng dalaga kahit na naiilang dahil pinapanood siya ng mga pulis. Lalo na si Pacheco. Thank you for inviting us. Sa mga kamay naman na magkadoupang palad na patitig si Felix, hindi niya alam kung bakit nagiskisa ng mga panga niya at mahinang napabuntong hininga. Please take your Mr. Haraki inside. Utos ni Jade sa sekretarya. Nang makalisang businessman, ay formal siyang humarap sa mga pulis. Reporting for duty, Ma'am Mary J. Del Rosario. Saad ni Felix. Napatitig siya sa mga mata ng kaharap. Matapos marinig na banggitin ito ang buong pangalan niya. Ipinakilala nito ang mga kasamang pulis. Sandaling tinapunan ni Jade ng atensyon ng mga pulis sa likuran ng binata bago muling sinalubong ang mata ng kaharap. Thank you for being here, gentlemen. I truly appreciate your presence here. Excuse me. Paalam ng dalaga. Nasundan na lang ito ng tingin ni Felix. Natalaga sila sa entrada ng event hall. Doon niya napapanood si Jade kung ano ito bilang isang CEO. Akala niya puro alak at pagsasaya lang ang alam ng dalaga. Pero ngayon na nakikita niya itong nagtatrabaho, nagkamali siya. Hanggang sa umakyat ng stage si Jade at magsalita habang tanaw niya ang binatang pulis. At naroon na naman ang makulit na ilang na nararamdaman niya. Kaya mabilis niyang tinapos ang opening speech at bumaba na ng entablado. Nang magtungo sa mesa ay nilinga pa ni Jade si Felix. Nagulat pa siya ng konti nang magtama ang kanilang mga mata. Mabilis niyang tinapon ang atensyon sa ibang dako. Tumikwas ang isang kilay ng binatang pulis nang lumapit ang matandang hapon na lalaki sa dalaga. Nagtawanan pa ang mga ito na ikinalukot ng noo niya. Sandaling nagpaalam si Jade sa kausap para pumunta sa parking lot. Hindi pa man siya nakakalabas ay bigla na lang kumidlat kasabay ng pagkamatay ng kuryente. Napatili si Jade at napahawak sa kung sino. At nang muling bumaha ang liwanag, ay napatingin siya sa sariling kamay. Mabilis siyang napabitaw sa braso ni Felix. Sorry, nagulat lang ako. Natataranta siyang lumabas ng hall. Kusa siyang natigilan dahil malakas pa rin ang ulan na may kasama pang matalim na kidlat at malakas na kulog. Binuksan ni Felix ang payong. Nilingan naman siya agad ng dalaga. Tara na. Nanatili siyang tulala. Pinapaalalain ka ng uncle mo. Luminga pa ito sa loob ng hall. Inilapit nito ang payong sa kanya dahil halos nababasa na ang binatang pulis ay napilitan siyang lumapit. Magkasukob sila habang malakas ang ulan. May kalayuan pa naman ang parking lot. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso ni Jade, lalo na sa tuwing nagdidikit ang balat nila ni Felix. Ba't ang tahimik mo? Akala ko ba magkaibigan na tayo? Pero kanina, ngiting-ngiti ka. Bulong pa nito. Nilingan niya ang binata. Akala ko ba ayaw mo ng kaibigan na lasenggera? Napahinto siya nang kusa ng kaibigan ni Felix ang bewang niya. What the hell? Huwag mo nga akong hawakan. Piksi niya. Nababasa na ako, kaya huwag ka nang magreklamo. Mas kinabig pa siya ng binata. Hanggang sa makarating sila sa parking lot. Hiningi ni Felix ang susi sa kanya at ito na rin mismo ang nagbukas ng kotse niya. Maingay ang patak ng ulan sa bubong ng parking lot. Ito ba ang kailangan mo? Yes. Kinuha ni Jade ang inaabot nitong isang laptop bag. Thank you. Napatingin siya sa basang-basang uniforme ni Felix. Nabasa ka tuloy. Napatingin ang binata sa sarili. Ayos lang. At least ikaw hindi. Kumura pang mga mata niya. Halika na. Baka hinahanap ka na sa loob. Lalo na ng hapon na kakwentuhan mo kanina. Parinig ng binata. Pakiramdam ni Jade ay mas ginanahan siyang magtrabaho ng pagkabalik sa convention. Lalo na sa tuwing napapalingon at naroon si Felix. Hanggang sa matapos ang event ay parang hindi niya maramdaman ang pagod. Ma'am, kami na po ang bahala riyan. Nilapitan siya ng sekretarya. Sinilip niya ang suot-suot na relo. Alas 5 na ng hapon at dapat pauwi na nga siya
ng mga ganitong oras. It's okay, tatapusin ko lang to. Mukhang nagulat pa ang mga empleyado sa sinabi niya. Nakangiti niyang inaayos ang mga gamit. Nang maisakbit ay hinarap ng mga mata niya sa entrada ang binatang pulis. Pero mukhang bumalik na ito sa duty nito. Nadismaya siya ng kaunti pero mas gusto niyang maging masaya dahil naging successful lang convention na siya ang namuno. Dire-diretso si Jade sa parking lot. Miss Jade! Nilapitan siya ng may edad na hapon, may kasama pa itong dalawang escort. Mr. Harake! Napatingin siya sa mga escort nito. Why are you still here? Takang tanong niya. Nagsimula na itong humakbang kaya nagtataka siyang napaatras. Can I invite you tonight? Sorry, Mr. Harake. Come on, Miss Jade. I really waited for you. Nang lumingon, ay naroon na si Felix at nakaakbay sa kanya. May problema ba rito? Tanong ng binata kasabay ng pagtapo ng tingin sa matanda at dalawang escort. Nothing. Sumakay naman si Jade sa sinabi ng binata. Hinawakan pa niya ito sa bewang. Mr. Harake just congratulated me. Yun lang. Tumangon naman ito. By the way, Mr. Harake, he is Officer Pacheco. Pakilala niya kay Felix sa negosyante. Nauna itong makipagkamay sa matanda. Uwi na tayo? Baling ng binata sa kanya. Okay. Please excuse us, Mr. Harake. Pinagbuksan ni Felix ng pinto ng kotse ang dalaga. Sinulyapan pa niya ang matanda at ang dalawang escort nito na alam niyang may balak sa dalaga. Narinig niya ang paghinga ni Jade nang makasakay siya sa loob ng kotse. Ayos ka lang? Nilinga siya ng dalaga bago nagtaka ang itsura. Ikaw, bakit nandito ka pa rin? Hindi siya nakasagot agad. Hinihintay mo ako, no? Panunokso ni Jade. Ano? Bakit naman kita hihintayin? Kunyaring hinaluan niya ng tawa ang tanong at hindi sinalubong ang nanunuksong dalaga. Eh bakit ka nasa parking lot? Bakit? Bawal ba? Sus, huli na ayaw pang umamin. Mahinang sambit ng dalaga. Type kayata ng hapon na yun. Wala akong magagawa. I mean, can't blame him. Mayabang na sagot ni Jade. Nakakunot noong nilinga siya ni Felix. Parang inis na inis ito sa sinabi niya. Filingerang lasinggera. Usal ng binata. Napailing na lang si Jade. Napansin niya ang pag-iiba ng direksyon na tinatahak ng kotse. Teka lang, Officer Pacheco. Hindi ito yung address ko. Alam ko, maraming bukas na restaurant ngayong oras. Baka gusto mo kong ilibre. Sa isang outdoor restaurant sila kumain. Sandaling nag-CR ang binata at nang bumalik, ay hindi na nito suot ang polong uniforme. Unang beses lang din niya itong makitang nakasuot ng sibilyan. Aaminin niyang naroon pa rin ang paghanga niya para sa binatang pulis. Tahimik silang kumain. Siya nga pala, doon sa bar na pinupuntahan mo, may napapansin ka bang kakaiba? Pag-iimbestiga ni Felix. Sandaling huminto sa pagkain ng dalaga. What do you mean? Ipinatong niyang siko sa ibabaw ng mesa at tinitigan ang dalaga. Kilala mo ba si Wei? Nakita niya kung anong dumaang ekspresyon sa mata ni Jade. Nagmamadali rin itong umiwas. Si Wei, yung half Filipino, half Chinese. Anak siya ng isang business tycoon. Madalas siyang nasa bar na pinupuntahan mo. Hindi magawang itaas ng dalaga ang mukha dahil pinagmamasdan siya ng kaharap na pulis. Kilala mo ba siya? Nakikita ko siya sa bar. Nauutal pang tugon ni Jade bago inangat ang muka. Nagdugtong ang tingin nila ng pulis na pakiramdam niya ay nag-iimbestiga. Pero hindi ko siya personal na nakakasalamuha. Pwede ba yun? 72 square meter lang ang exclusive bar kung saan ninyo inaabuso ang mga atay niyo. Sigurado akong kilala mo ang chinong yun o baka nakasama mo na siya. Dagdag pa ni Felix. Pakiramdam niya ay may alamang dalaga. Naaninag niya yon sa mga mata nito. Gaano ka kadalas magpunta sa bar? Lately hindi na. Last time ay yung nahuli ako. It's been almost a week. Tumango ang binata.
eh yung mga kaibigan mo. Teka nga. Seryosong putol ni Jade. Nakipagtitigan ito sa kanya. Nasa interrogation room ba tayo? Natahimik saglitang binata. Iniimbestigahan mo ba ako? May dapat ba akong imbestigahan sa'yo, Miss Jade? Huminga siya ng malalim bago'y binaba ang kutsara. Tuwid niyang sinalubong ang mga mata ni Felix. Ano bang ibig mong sabihin? Ano bang gusto mong ibintang sa'kin? Natigilan si Felix. Ganun ba ako kasama sa mga mata mo? Porke lasing gera ako, masama na rin akong tao? Kumura pang mga mata ng binata. Hindi lahat ng nasa bar o nagiinom masamang tao. Minsan, yun lang ang paraan nila para magpakasaya at makalimot. At tingin nila, alak lang ang makakatulong sa kanila. Natahimik ang mesa hanggang sa tumayo si Jade kahit hindi pa tapos ang pagkain. Nawala na siya ng gana. Busog na ako sa panguhusga at pag-iimbestiga mo, sir. Huminga ng malalim si Felix bago nasundan ng tingin si Jade. Nagmamaneho ang dalaga ng kotse ng matanaw ang checkpoint sa kalsada. Natanaw agad niya ang binatang pulis. Wala na siyang nagawa kung hindi ang huminto. Marahang kinatok ni Felix ang bintana. Magandang umaga, ma'am. Hindi na niya naituloy ang pagbati nang makita ang dalagang CEO. Natigilan siya nang magkatitigan sila. Bumalik lang siya sa sarili ng lapitan ni Peter. Pare, anong problema? Ang haba na ng pila. Saad nito. Nilingan niya sandali ang mga sasakyan sa likod bago muling tiningnan si Jade. Driver's license, ma'am. Formal niyang wika. Seryosong inabot naman yon ng dalaga. Sandaling tiningnan yun ni Felix bago binalik kay Jade. Salamat, ma'am. Ingat sa pagmamaneho. Wala siyang narinig na sagot mula rito at pinagpatuloy lang nito ang pag-abante ng kotse. Good morning, Miss Jade. Tipid ng ngiti lang ang ginawa ng dalaga habang naglalakad sa loob ng kumpanya. Miss Jade! Huminto siya nang salubungin ni Rian. Ngiting-ngiti ito sa kanya. Mukhang wala akong mapapala kay Officer Felix Pacheco ah. Kumisap ang mga mata ni Jade. Na-seminar mo yata ng mabilis. Anong binigay mo sa pulis na yon para maging loyal sa'yo? O ang mas magandang itanong, kung magkano? Hindi ko siya binayaran. Nakikipagtagisan siya ng titigan kay Rian. Hindi siya ganong klase ng pulis. Pagtatanggol niya sa binata. Talaga? Sa bagay, he's good-looking guy. Kaya baka, pwede ba? Awat agad ni Jade. Rian, kung gusto mong maging CEO, huwag ang buhay ko ang bantayan mo. Magtrabaho ka na magtrabaho. Ipakita mong mas magaling ka sa akin. Huwag mo kong hanapan ng ikakasira ko. Hindi yun makakatulong sa'yo. Lalagpasan na sana niya si Rian nang hawakan siya nito sa braso. Hindi bagay sa iyong nakaupo sa opisina ng CEO sa loob ng kumpanya ng Del Rosario Empire. Mas bagay sa iyo nasa bar. Nakikipag-party at inuubos ang atay. Matapang na wika nito bago siya pabaliang binitawan. Napahinga na lang ng malalim si Jade. Bakit pakiramdam niya ang liit ng tingin sa kanya ng mga taong nasa paligid niya? Dahil lang sa nagpapakalasing siya. Napakababaw yun na dahilan. Hindi ba nila naiisip na isa lang ito sa paraan niya para makalimot sa pagod na kinakaharap niya araw-araw? Hindi naman niya tinatapon ang buhay. Heto nga't nagtatrabaho siya hanggat sa abot ng makakaya niya. Pinigilan ni Jade ang mga luha. Hindi dapat siya maapektuhan. Dapat mas patunayan niyang sarili na hindi lang siya bastang babaeng nagpapakalunod lang sa alak sa bar. Kung di isa rin siyang mahusay na CEO. Alas 7 na nang makabiyahe siya pa uwi. Marami pa rin siyang trabaho kahit tapos na ang kanilang convention. Tinanggihan niya muna ang alok ng mga kaibigan para mag-focus sa trabaho. Gusto niyang maging higit ang tingin sa kanya ng nasa paligid niya. Nang madadaanan niya muli ang checkpoint, inihanda na niya ang sarili. Ibinaba niya ang bintana ng mapatapat sa pulis. Ma'am Jade, bati ni Peter. Inabot niya rito ang lisensya. Kahit pigilan ng sarili, ay hinahanap pa rin ng mga mata niya ang binatang pulis. Ma'am. Pangalawang pagtawag ni Peter para ibalik ang lisensya sa kanya. Wala si Officer Pacheco. Umuwi ho. Masama ang pakiramdam.
napatingin si Jade sa pulis. Naulanan ho yata ng convention nyo. Dagdag pa ng kaibigan ni Felix. Okay na po, Mama. Anya ni Peter sa natigilang dalaga. Thank you. Umabante na ang sasakyan niya. Kahit nakauwi na sa bahay ay hindi pa rin niya makalimutan ang sinabi ng pulis. Pakiramdam niya kasi kasalanan niya kung bakit may sakit ito. Kinaumagahan ay nagtungo si Jade sa police station para ipabigay ang basket ng prutas sa binata. Natanaw niya ang pulis na madalas nakasama ni Felix. Nasa labas ito ng istasyon kaya yun ang nilapitan niya. Officer, bati ng dalaga. Miss Jade. Good morning. Anong atin, Miss Jade? Ipabibigay ko lang to sana kay Officer Pacheco. Inabot niya rito ang isang basket ng prutas. Ikaw nang magbigay sa kanya. Officer Pacheco! Dugtong ni Peter. Napalinga si Jade sa istasyon. Palabas roon si Felix. Nilapitan sila nito. May ibibigay raw si Miss Jade sa'yo. Napapikit sa hiya ang dalaga. Lalo na nang iwan sila ng binata. Tiningnan ni Felix ang kaharap. Ganun na rin ang dala-dala nitong prutas. Para sa akin ba yan? Ah, hindi. At mangtatalikod si Jade nang hawakan siya ng binata sa braso. Sandali. Marahan siyang pinaharap ni Felix. Hindi niya masalubong ang mga mata nito. Akin na yan. Kusang kinuha ng binata ang prutas niyang dala. Hinawakan ito ang kamay niya at dinala sa silyang nasa labas ng istasyon. Umupo ka muna. Pinag-usod siya ng silya ni Felix kaya napilitan na siyang umupo. Para ba sa akin niya, no, kay Officer Peter? Tiningnan niya ang binata. Siya kasi ang kausap mo eh. Ah, akala ko kasi absent ka. Mukhang buhay ka pa naman. Sige na, aalis na ako. At masyang tatayo nang umubo si Felix. Napahinto siya pero ipinagpatuloy niya rin ang pagtayo. Narinig niya ang mas matinding pag-ubo ng binata habang nanatiling nakatalikod. Mabilis siyang humarap dito. Ano bang masakit sa'yo? Naiinis niyang tanong at lumapit dito. Hinawakan siya ng dalaga sa balikat at pinag-aralan ng kabuuan niya. Lihim na napangiti ang binata. Okay ka lang? Ihatid na kaya kita sa bahay niyo. Alalay ni Jade si Felix patungo sa kotse. Officer Pacheco, akala ko ba ayos ka na? Natatawang tanong ni Peter. Hinto mo na lang dyan. Nagmamadali pa si Jade na pagbuksan ng pinto ang binata. Alalay niya sa braso si Felix nang humarap sila sa isang bahay. Pumasok ka muna sa loob. Hindi na. Tanggi niya. Tara na. Nang hawakan siya sa kamay nito, ay wala na siyang nagawa. Umakyat sila sa kahoy na hagdan. Mama! Sinalubong sila ng isang ginang. Anak! May bisita ka pala! Oho, Mama. Si Jade ho. Hindi pa alam ng dalagang gagawin ng igiya siya ng binata. Nang magmano ito, ay ginaya lang din niya. Magandang gabi ho. Halina kayo! Nakahanda na yung hapunan! Nagpatiuna na si Linda. Susunod sana si Felix nang hawakan ni Jade. Uuwi na ako. Mahinang wika niya. Mamaya na. Saluhan mo na kaming kumain. Nakaupo na siya sa silya habang naghahanda naman ang nakangiting ina ng binata. Napalinga siya kay Felix na may tulak-tulak na wheelchair. Naroon ang isang matandang lalaki. Pa, si Jade ho. Tumindig siya at kinuha ang kamay ng matandang lalaki para magbigay galang. Kumusta, iha? Hirap ang pagsasalita nito. Ah, ayos lang ho. Kahit naguguluhan, ay nag-umpisa na silang kumain. Lihim niyang sinulyapan ang mga kaharap. Ito pa lang mga magulang ng binata. Ang bilis naman hindi siya nakapaghanda. Meeting the parents na agad-agad. Alam mo bang, ito ang unang beses na may ipinakilalang babae si Felix sa amin. Anya ni Linda. Talaga ho ba? Pinanood niya kung paano subuan ng ginang ang asawa nito. May sakit ho ba si sir? Alangan niyang tanong. Noong kabataan ko kasi, inabuso ko ang sarili ko. Akala ko kaibigan ko ang alak.
Napalunok si Jade. Nagkatinginan pa sila ng binata. Yun pala sa huli. Tatried rin lang din ako. Mapait na ani yan ang tatay ni Felix. Malungkot na napangiti ang dalaga. Naging tahimik ang hapunan nila. Kahit hindi makakain, ay pinilit pa rin ni Jade ang sarili. Lalo na't masarap ang luto ng nanay ng binata. Mauna na ho ako. Paalam niya kay Linda. Sige, magingat ka iha. Salamat ho sa hapunan. Sinubukan pa niyang silipin ang tatay ng binata pero wala na ito sa sala. Tulog na ang papa ni Felix. Ganun ho ba? Pakisabi ho salamat at magpagaling ho siya. Ngumiti ang ginang. Hinawakan pa ni Jade ang kamay ni Linda. Ngumiti man ito ay malungkot naman ang mga mata. Ihatid ko na ho sa baba si Jade. Wika ni Felix. Parang ayaw niyang bitawan ang kamay ng ginang. Nagpahabol siya ng yakap dito bago bumaba. Inihatid siya ng binata sa labas ng bahay. Humarap siya rito. Hindi ko alam kung bakit dinala mo ako rito. Gusto kong malaman mo na ikaw dapat ang unang mag-alaga at magpahalaga sa sarili mo. Nakita mo ang papa ko? Kumura pa ang mga mata ni Jade. Ayokong matulad ka sa kanya. Ayokong magsisi ka sa huli. Kung kailangan mo ng kausap o kakampi, kung hindi pwede ang mga kaibigan o tiyuhin mo, pwede mo akong tawagan. Pwede mo akong takbuhan, Jade. Mangiyak-ngiyak siyang tumango. Alam niya ang tinutukoy ng binata. Ngayon, napagtanto niya ang lahat. Naawa siya sa katawan. Simula noong kolehiyo at hanggang ngayon, ay inaabuso niya ang sarili. Alak, ang tanging naging takbuhan niya. Ngayon, alam na niyang may mas higit pa pala. Lumapit sa kanya si Felix at yumakap. Tinanaw pa ng binata ang palayong sasakyan ng dalaga. Nang mawala sa paningin ay doon lang siya pumasok sa bahay. Nagdiretso siya sa amang may sakit. Kaya kahit kailan ay hindi siya tumikim ng kahit anong alkohol at bisyo dahil nakikita niya ang hirap na pinagdadaanan ng ama. Nang makilala ang dalaga, pakiramdam niya ay nakita niya ang sariling ama rito. Hanggat maaga pa, gusto niyang iligtas ang dalaga sa maaaring kahinat na nito. Kailangan niyang malaman nito na dapat nitong pahalagahan ang sarili. Nakatuon ang mga mata ni Jade sa kawalan. Nasa loob siya ng opisina, pero parang naiwan pa rin sa bahay ni Felix ang katawan at puso niya. Ngayon lang talaga niya naalala ang katawan sa tagal ng panahon. Nagulat pa siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Girl, what's up? Naging alangan ang ngiti niya nang marinig si Ashley sa kabilang linya. Hindi mo ba ako babatiin? Napatingin siya sa kalendaryo na nasa ibabaw ng mesa. Sorry, nakalimutan ko. Happiest birthday, Ashley. Dagdag pa niya. Sa dami ng iniisip ay nakaligtaan na niya ang kaarawan ng isa sa matalik na kaibigan. See you tonight, okay? Naglaho ang ngiti sa labi ni Jade. Don't worry. Private party yon. Exclusive. Tayo-tayo lang. Hindi pa rin siya makasagot. Jade? Untag ng kaibigan. Wala siyang nagawa kundi ang pumayag. Nagmaneho siya patungo sa bar. Pagpasok pa lang ni Jade ay tinamaan na ng ilaw ang mga mata niya. Napapikit pa siya. Kung hindi niya narinig ang pagtawag ng kaibigan, ay malamang lumabas na siya. Nagsimula ng malakas na tugtugan at kasiyahan. Hawak niyang isang baso ng alak. Pinagkatitigan niya yon at parang hindi niya magawang tunggain. Naalala niya ang binatang pulis at ang tatay nito. Jade, what's wrong? Kanina mo pa hawak yung brandy mo. Tanong ni Ashley. Ano kasi? Hindi siya makahanap ng isasagot. Come on, let's party! Sigaw nito habang gumigewang ang balakang. Bumaha ng alak sa paligid kasabay ng nakakabinging music. Seryosong seryoso si Felix na nakikinig sa magiging plano sa oras na pasukin na nila ang bar. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Hindi naman niya unang beses ito, pero kakaiba ang pakiramdam niya. Bago lumabas ng istasyon, ay sinubukan niyang tawagan ang numero ni Jade. Pacheco! Tawag sa kanya ng kabaro. Agad niyang binaba ang cellphone. Tara na! Mas lumalalim ang gabi.
mas naging magulo ang loob ng bar. Mas naging masaya. Nagwawala ang halos karamihan ng mayayamang bisita sa loob hanggang sa matanaw ni Jade si Wei. Papasok ito sa loob ng bar kaya agad niyang nilapitan si Ashley. Invited ba si Wei rito? Bulong niya sa kaibigan. Yes! Wei! Tinawag pa nito ang binata. Ngiting-ngiti itong nagtungo sa kanila. Bumati ito sa may kaarawan at umupo sa kanilang mesa. Pinagmasdan niya si Wei. Sigurado siyang ito ang tinutukoy ni Felix. At ito rin ang minsang nakita niyang naglagay ng gamot sa inumin. Nasa loob ng sasakyan si na Felix. Mayroon silang surveillance camera at kabaro sa loob. Hinihintay lang nila ang signal nito para pasukin ang loob ng bar. Hindi inaalis ni Jade ang mga mata kay Wei nang may lumapit na lalaki rito at may kinuha sa bulsa ang binata. Patayo na sana ang dalaga para lumabas ng bar nang may magsigawan. Nagtilian ang mga nasa loob. Kanya-kanyang pulasan ang mga bisita. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Yumuko kayong lahat! Nagderecho ang mga mata nito sa pakay na si Wei. Derecho sila Felix sa chinong suspect na nagbebenta ng mamahaling party drug. Napahinto siya nang makita si Jade na nakayuko sa mesa. Napatiimbagang ang binata. Unang dinakip si Wei. Nakatayo naman ang ilang dalaga at tinatago ang muka. Seryoso siyang lumapit kay Jade. Kinuha niya ang dalawang kamay nito at dahan-dahang pinusasan. Naiiyak itong nakatitig sa kanya. Sa labas ng bar ay maraming media ang nakaabang. Kumikislap ang mga kamera sa paglabas ng mga customer ng bar. Tiningala ni Jade si Felix matapos sumakay ng mobile police car. Officer Pache! Hindi na niya natapos ang pagtawag sa pangalan nito. Ay malakas nitong isnarado ang pinto ng kotse. Magsalita ka na, Miss Del Rosario. Sir, wala ho akong alam sa sinasabi niyo. Hindi ko kilala si Wei. Sinulya pa ng desk officer si Felix na naroon at pinagmamasdan si Jade habang hinihingaan ng statement. Darating ng ilang minuto ang resulta ng drug test niyo. Pagsuko ng pulis matapos walang makuhang sagot sa dalaga. Agad na tumayo ang binata. Officer Pacheco, sandali lang! Habol ni Jade. Naabutan niya ito sa labas ng istasyon. Hinawakan niya ito sa braso pero mabilis ding umiwas si Felix kasabay ng pagharap. Natigilan siya at napatitig sa mga mata nitong may pinipigilang galit. Naniniwala ka naman sa akin, hindi ba? Hindi ko alam na pupunta pala si Wei. Hindi ko rin alam na may daladala siyang... Tama na. Nagsasayang ka lang ng laway. Napakurap si Jade. Sinabihan na kita pero hindi ka nakinig. Ngayon bakit kailangan mo pang malaman kung naniniwala ako sa'yo? Seryosong tanong nito. Naiyuko niya ang ulo para hindi na naman ako magsalita dahil ayaw mong malaman ng iba. Hindi. Sagot ng dalaga bago muling inangat ang ulo. Pinagtagpo niya ang mga mata nila ni Felix. Gusto ko lang namang malaman na bukod kay Uncle, may naniniwala pa rin sa'kin. At ikaw yung taong gusto kong maging yon, Felix. Hintay na lang natin ang resulta ng drug test niyo. Anya nito bago siya tinalikuran. Tumulo ang luha ni Jade. Ilang minuto lang ay lumabas na ang resulta. Walang nakitang kung anuman sa dalaga. Ganun na rin sa mga kaibigan niya. Sinundo si JD Victor. Kinaumagahan ay may mas malaking problema siyang kinaharap sa kumpanya. Ma'am Jade, nasa conference room po ang board of directors. Bakit? Tanong ng dalaga. Hindi pa man siya nakakapasok sa loob ng kumpanya, ay sinalubong na agad siya ng nagmamadaling sekretarya. Nagsisimula na po silang bumoto para maalis kayo sa pwesto. What? Yung balita po sa inyo kagabi, drug user daw po kayo at alcohol addict. Hindi yan totoo. Naiiyak niyang tugon. Napatingin si Felix sa telebisyon na nasa sala. Kasalukuyan niyang isinusuot ang uniforme. Felix, hindi ba't si Jade yan? Siya yung babaeng dinala mo noong isang gabi rito. Tanong ni Linda nang iabot sa kaniyang sombrero. Oho ma, bakit siya tatanggalin sa pwesto ng Del Rosario Empire? Totoo bang drug at alcohol addict siya? Sunod-sunod na tanong ng kaniyang ina. Binalingan ng ginang
ang binata. Tulungan mo siya. Napatingin si Felix sa ina. Hindi dapat hinuhusgahan ng isang tao dahil lang sa isang pagkakamali niya, anak. Kung nahihirapan siyang magbago, alalayan mo. Kung hindi niya kaya, ikaw ang tumayo para sa kanya. Tandaan mo, hindi mo dapat pinababayaan ang taong mahalaga sa'yo. Huwag lang ang maganda at mabuti sa kanyang tingnan mo. Lahat tayo may kapintasan at kahinaan. Tingnan mo kami ng papa mo. Naluluhang binalingan ni Felix ang ginang. Hindi ba ang tunay na nagmamahal? Walang kondisyon, anak. Tumango siya rito. Pigil ang luha ni Jade nang pumasok sa conference room. Napahinto pa ang kasalukuyang meeting doon. Miss Jade! Nakangising bati ni Rian habang nakupo sa gitna ng Celia. Why didn't you tell me about this? Tanong niya habang tinatatagan ang mga binting ng lalambot. Nagtungo siya sa unahan. Tingin ko hindi mo na kailangang malaman pa na nagbobotohan na kami para patalsikin ka sa kumpanya. Hindi kami papayag na ang namumuno sa amin ng isang drug and alcohol addict. Hindi yan totoo. Gigil niyang wika. Here's the evidence. Pinapakita pa ni Rian sa screen ang video ng ilang kuha ng damputin siya palabas ng bar. Nilinga siya ni Rian habang mayabang na nakangiti. Paano kami pangungunahan sa kumpanya ng ganitong klaseng leader? How can an addict lead us to success? Naikuyom ni Jade ang mga kamao nang pumasok sa loob si Victor. All these accusations are false. Aniya ng matanda. Napatingin ang dalaga nang may humawak ng kamay niya. Nang lumingon ay naroon si Felix. Tuluyang nahulog ang mga butil ng luha niya. I am Officer Felix John Pacheco. Isa ako sa mga pulis na nag-raid sa Exclusive Bar. Inilagay niya sa ibabaw ng mesa ang isang papel. Negative siya sa drug test at hindi rin siya alcohol addict. Natahimik naman ang buong board. Tiningnan ni Felix si Jade at pinunasan ng luha nito. At hindi niyo pwedeng palisin si Jade dahil siyang may pinakamalaking share sa kumpanya. Kung may pagtatalsikin man dito, hindi ang CEO yun. Binalingan ni Victor ang dalagang Sarian na nawala ang pagiging matapang. Nakalimutan niyo na bang siya ang may-ari ng Del Rosario Empire? Nagsising anyo ng mga board of directors nang sulyapan ng chief executive officer ng kumpanya. Agad na tumindig si Felix nang makitang lumabas ng bahay si Jade. Sorry, gabi na naistorbo pa kita. Nag-aalang ang sambit ng binata. Okay lang, hindi pa naman ako magpapahinga. May nireview akong company proposal. Sagot niya at ngumiti ng tipid. Sa kabila ng nangyari sa kumpanya ay nanatiling pinamumunuan niya ang Del Rosario Empire. Buo pa rin ang tiwala ng mga board of directors at mga investors sa kanya. Habang si Rian naman ay tuluyan ang umalis sa kumpanya. Nakakapanibago man na hindi na rin siya nagpupunta sa bar para uminom. Siguro dahil sa ilang araw na rin niyang hindi pag-inom ng alak. Galing ka sa station? Tanong niya sa binatang nakatitig lang sa kanya. Ah, oo. Katatapos lang ng duty ko. Tumango lang si Jade. Sa ilang araw nilang pagiging parehong abala sa trabaho, ay ngayon lang ulit sila nagkita. Pareho nilang ramdamang hindi may paliwanag na kaba at pangungulila sa isa't isa. Lumapit si Felix kay Jade at inabot ang magkabilang kamay nito. Sigurado akong hindi lang ang Uncle Victor mo ang proud sa'yo. Pati na rin ang daddy mo. Ramdam niya ang mamasamasang mga mata. Salamat. Nakangiting sambit ni Jade. Itinaas niya ang mga kamay at marahang pinunasan ang mga luha sa magkabilang pisngi ng dalaga. Nung panahon na kailangan mo ng karamay, binigo at tinalikuran kita. Nakikinig lamang siya sa binata. Mapapatawad mo pa ba ako, Jade? Nagsusumamo, natanong ni Felix sa kanya. Hinawakan niya magkabilang kamay ng binata sa pisngi niya. Pinapatawad na kita. Alam kong hindi mo sisirain ang buhay mo. Sambit nito habang nakatitig sa mga mata niya. Umiiyak siyang tumango. Mahal kita, Jade. Mahal din kita, Felix.
Marahang inabot ng binata ang labi niya. Inilagay ni Jade ang magkabilang braso sa batok nito. Ipinikit niya ang mga mata at tinugunan ang malalim na paghalik ni Felix. Ipinadama nila ang parehong damdamin na una pa lang ay kanilang nadama. Saksi ang langit at mga bituin kung paano nila tanggapin ang pag-ibig ng isa't isa. Matapos lang isang taong relasyon, ay nagpakasal na rin sina Felix at Jade. Hindi na rin siya bumalik sa pag-inom at tuluyan na itong kinalimutan. Lalo na't daladala niya ngayon sa kanyang sinapupunan ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Nagpapasalamat si Jade na may mga taong tumanggap sa kanya. May umakap at umunawa sa kapintasan at kahinaan niya. Ang kanyang Uncle Victor at ang asawa niyang si Felix. Minahal nito ang lahat sa kanya. Dito niya natagpuan ang tunay na dapat takbuhan at makakasama sa habang buhay. Napatunayan niyang hindi pala totoo na kung mahal mo ang isang tao, hindi mo ito dapat baguhin. Dahil kung tunay kang nagmamahal, tutulungan mo silang maging higit sa inaakala nila. Si Felix naman ay nagpapasalamat sa ina. Ipinaalala nito sa kanya na ang tunay na nagmamahal, walang kondisyon. Tunay ngang bago mo magawang magmahal ng iba, dapat mas higit mong pinahahalagahan at mahal ang iyong sarili. Sa mundong itong mapanghusga at walang kasiguraduhan, maswerteng mahanap ang taong iyong tunay na kakampi at masasandalan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!